Isang napakagandang property na naman yung ating papakita ngayon, mga ka-farmlat. Good morning, friends. Good morning, Philippines. Welcome back sa ating YouTube channel. At sa mga bago po, ay huwag ho natin kalimutan na mag-subscribe. At sa ating Facebook page, ay huwag ho natin kalimutan na mag-follow. Para po lahat ng mga videos at mga ina-upload po natin ay hindi kayo huli, mga ka-farmlat yan. Sa mga naghahanap po na maliit lang po na sukat, pati po mga malalaking sukat po ng property, ay inyong matatagpuan dito sa Realty Philippines TV, mga ka-farmlat. At ngayon naman po, mga ka-farmlat, ay discuss namin sa inyo ano ho ba yung kagandahan nitong property. Number 1 po ay meron na po itong bahay. Number 2 po ay maliit lang po yung kanyang sukat. Eksakto lang po sa mga gusto ho magkaroon po ng retirement lot. At yung mga pananim po ay niyog, rambutan, lansones, langka, taranghita, at saka po mayroon tayong nakita na kakao, bayabas, at saka po lukban. At kagandahan pa nitong isa ay mayroon po siyang bahay. Okay? At nakapalibot po yung mga prutas dito sa bahay na, mga ka-farmlat. At mayroon tayong nakitang guyabano. Ayan, tingnan nyo, mga ka-farmlat, yung bahay po ay pwede na po nyo tirhan after po ng payment nitong property. Yan, ito pa po yung pwede po natin idagdag. Padamihin po natin yung mga dragon fruit. Yan, napakaganda nito, mga ka-farmlat, sa ating kalusugan. At ito naman po yung kanilang tubig dito, mga ka-farmlat. Yan, tingnan nyo yung tubig dito. At pagdating po sa communication, yan, mayroon pong internet line, mayroon signal yung ating cellphone, yung dito SIM po ay malakas dito sa area na ito. Yung ating frontage sa 70 Barangay Road ay nasa 20 meters. Yan, hindi ko lang po pinakita na, mga kababayan. At ang total lot area po nito ay less than 7,000. Yan, kung hindi po ako nakakamali, mga ka-farmlat, nasa 6,600 square meters yung kanyang total lot area. At ito naman po yung kakao dito, mga ka-farmlat. Yan. At yung title nito ay for release na siya, mga ka-farmlat. Yan. Pag na-release na po yan, ay pwede na po nyo bayaran or pwede na po i-transfer din sa inyong pangalan after po nyo nabayaran yung property na ito. Okay? At yan, sa mga nagtatanong po tungkol po sa pagpapatitulo po ng lupa, yan, tuloy-tuloy pa rin yung ating services, mga ka-farmlat. Kaya po ng transfer of land title, application of original certificate of title, land surveying, landscaping services, at saka po house design and construction. Yan, pati po delivery ng mga seedling and then organic fertilizer. Yan, sa mga gusto po magkaroon po ng farm na ang inyong mga itatanim po ay puro organic, mga ka-farmlat. Yan, pwede po namin kayo i-guide para po inyong magandang farm. Yan, ito naman po yung guyabano, mga ka-farmlat. Yan, rekomendado ni Doc Atoy. Yan, dahil yan po ay mayroon mataas po na anti-cancer properties. Okay? At pwede ho kayo magtanim ng maraming tubo. Yan, para naman po yan sa mga barako na kape, mga ka-farmlat. Lahat po ng pambatamis ay dito na po natin kunin. Yan, mayroon lang kayong mga 100 square meters na tubo, mga ka-farmlat. Yan po ay kaya ho mag-supply na sa inyo ng pang-barako. At tingnan po natin yung maraming bunga ng langka, mga ka-farmlat. Yan, halos kumpleto na po ang ating mga prutas dito, mga ka-farmlat. Yan, ang wala lang pala dito ay durian, mga ka-farmlat. Yan, pwede ho kayo magpa-deliver din sa amin ng seedling po ng durian. Okay? At paalala ko po sa mga nagsisend sa akin ng video na hindi naman po sa akin, mga ka-farmlat. Yan, hindi po kami basta-basta po nagpo-post ng mga sakop po ng forestry, mga ka-farmlat, para po safe yung inyong mga magiging pagbili ng lupa, mga kababayan, ay doon na po kayo sa titulado or tax declaration man lang. Okay? At huwag ho kayong maniwala sa mga sinasabi ng agent kaya nyo bilhin yung property na yan, kasi kahit po titulado ay sa government pa rin yung property, mga ka-farmlat. Yan. Yan po, mga ka-farmlat, ay strategy nila para po bilhin nyo yung rights, mga ka-farmlat. At kaya po tayo nagbubuwis ng ating mga lupa, mga ka-farmlat, dahil yan po ay obligasyon natin. Okay? At yan po ay para sa ating mga project ng gobyerno. Ipupunta yung pera dyan ay para po sa mga kalsada at iba't ibang mga project ng ating government. Hindi dahil po sa kanila yung lupa, mga ka-farmlat. Yan. Pag ganun po ay dapat wala ng mga title. Kung ganun po yung totoong katwiran. Yan. Hindi na po tayo magpasukat. Turo-turo na lang at sa atin lahat. Yan, naputol po yung aking video, mga ka-farmlat. Kumplito po ng prutas ang property nito. Yan, may niniyog na dwarf. At ituloy ko lang po yung sinasabi ko kanina. Yan, kung totoo pala yan na sa atin lahat or sa government lahat yung lupa na ito, mga ka-farmlat.
Dapat ho pala ay turo na lang natin sa atin ito lahat, mga kapalmlat yan. Magulo po yung mangyayari, mga kababayan. Kaya po, gumagastos tayo sa pagpapatitulo ng lupa para po magkaroon tayo ng fry bait na sa atin talaga, yung lupa na yan, mga kababayan. At yan po, huwag ho tayo basta-basta po maniwala sa bukadura, mga kapalmlat, kundi doon mismo sa lupa kayo tumingin sa mga title or doon po sa papilis at saka reference na marin yung tingnan bago nyo bilhin yung property yan. Dahil yung mga sinasabi ko, mga kapalmlat, ay based sa mga tumatawag sa akin yan sa Antipolo. Maraming mga nakabili ng rest dyan na pinangakuan sila na matituruhan, hanggang ngayon ay hindi matituruhan, at yung masaklap dyan ay binilak na sila ng nangako sa kanila. Yan po, from Laguna, ako ang inyong kapalmlat, Rosendo Saminyan. Kayo po ay nanonood sa inyong number one Real Estate Referral Channel, Realty Philippines TV. Mabuhay tayong mga Pilipino.